So hello guys, what's up? So this is my dream PC and ito yung mga gamit ng mga PC ko that I have. Pinag-ipunan ko to for like a year. Nag-i-invest ako unti-unti. Tapos part-time, kaya nakabili ako ng PC. Way back, laptop lang talaga gamit ko. So ito yung dati yung nag-upload pa ako sa una kong channel. So laptop lang talaga ginagamit ko. Acer Predator 1060. Naglo-laptop lang ako. So much big difference between PC at laptop. Pero malaking difference sa laro talaga. Super big difference. So ito talaga yung bumuhay sa akin dati, ito laptop. Acer Predator. Tsaka ginagamit ko din kasi ito para sa designing ko, para sa trabaho ko soon. Kaya, which is good din. Nakatulong sa akin yung laptop. And then, ito. Dito na tayo sa mga gamit. Sorry kung ganito yung lights, ha. Ang pangit kasi pag may ganito. Mas maganda pag ganito. Sorry. So, ito yung mechanical keyboard ko. Mechanical keyboard. Kailangan siguro natin ng light. Yun. So, mechanical keyboard natin. HyperX Alloy. RGB. Gusto ko kasi itong keyboard na to dahil sobrang soft niya pindutin. And then, nagustuhan ko din to dahil sa yung volume control dito, pipindutin mo lang. Tapos nandito, mga play pause kung manood ng movie. And then next is, eto. Yung headset ko. I think this one is same as $100 something, $100. CAD. Or 150 or 150 siguro. So HyperX to. Gaming headset. And then my mouse. I have two mouse. Wired. Logitech 502. Nakikita yan. And wireless. Bakit nag-wireless ako? Nag-wireless ako kasi gusto ko. Dahil hindi ako... Kasi pag naka-wire ako, parang hindi ko agad mabibit, mahatak yung mouse ko dahil wire. Minsan kumukontra din kasi itong wire dito eh. Kaya ganun. Kung gusto mo sana hatakin pero minsan naiipit siya dun. And then kaya naisipan ko mag-wireless. Dahil kahit saan ko gusto pumunta, hindi ako nailangan dahil wala siyang wire. Makes sense. And then, anong maganda sa Logitech 502? Yung maganda sa Logitech 502 kasi madami siyang keys. Pero, madami siyang mga keys din dito. Mga buttons. Pwede mo siyang i-macro. So, papakita ko nyo bakit importante sa akin yung macro. Which is easy din if naglalaro kayo ng ROS. So, ito yung profile. Pwede kayong mga search yun lang kung anong gamit na mouse nyo. So, pwede siyang ma-set up gamit yung macro. Yung macro kasi isang ways para mas easy yung paglalaro mo. Parang hindi ka na mahirapan. Instead, pipunditin mo yung dalawang letters sa keyboard. So, pwede siya magiging isang app na lang para pindutin mo na lang agad. So, gaya ng Control 1 o Shift 1, yun yung bike. So, pag macro ko dito, pwede siya magiging diretso na agad. Pindutin ko lang doon dito na side sa mouse ko, and then pwede na magbike. So, ito yung mga list ko sa macro. Ito. Yung healer. Kaya para easy na lang din eh. Pag nakakotse ako, pwede ako mag-auto move gamit ito. Yung equal sign sa keyboard. So, pindutin ko na lang to. Tapos, macro healer. Didiretso na ako dun. Kaya, ayun. Kaya,
Kaya sa akin, naisihan kasi ako kasi nasa mouse ko na lahat dito yung mga gamit eh. Yung mga important na pipindutin ko. Instead sa keyboard ako pipindot, sa mouse na lang. Kaya yun yung gamit ng macro guys. Na-discover ko lang din to kasi dahil kay Quickit eh. Parang naisipan ko, parang nabigyan ako ng idea about sa mga healer kaya para mabilis. Kaya yun guys. Hindi to sa Logitech kasi may mga magnet siya. Itong magnet kasi nakatulong to kung gusto mo ng konting mabigat na mouse. O pag wala siyang magnet, sobrang gaan. So I prefer kung may magnet siya para easy ko siya makontrol yung recoil o saan ang direction pupunta. Same lang this naman dito sa wireless eh. Tsaka pwede mo din siyang i-charge dito. You know, eh, may mga bot, may charge din siya dyan. So pwede mo din siya magiging wire mouse. Ito. So pwede mo din siya maging wire mouse in the future. Pero, what's the purpose of the wireless, diba? Yung wire mo naman. So yun. And then next is, to turn off ko na, yung monitor. May monitor sa Dell, 27-inch G-Sync, na G-Sync tong monitor ko. And then, anong maganda sa monitor na to, pag naka-G-Sync? Kasi, eto, pwede mo siyang importante talaga yung response time. Yun na, tawag. Saan ba yun? Dito. Sorry guys. Eto. Kung makikita nyo dito, baba ko konti. Yung display, yung response time, nakikita nyo yun fast. So, kung naka-fast yan, probably 1 second, yan yung kung gaano yung frame per second mo. Kasi, yung normal lang eh, parang, I don't know ilang seconds yung normal. Pero pag naka 1 seconds ka, sobrang bilis ng frame per second mo eh. And which is compatible just sa RTX. So, pag naka RTX kayo, mas maganda talaga kung masisync nyo sa monitor nyo. So, kung powerful yung RTX, mas maganda yung output ng monitor nyo. Kasi, pag nag-sync na yan, sobrang bilis ng FPS mo niyan eh. Makukuha ka ng high FPS. Kukuha ka ng frame mo, maganda. So, the more na mataas yung hertz mo, the more na gaganda yung sobrang smooth ng makikita mo sa laro. Kasi yung normal 60 FPS lang eh. Pero pag more than 60 FPS, sobrang ganda. Kaya, this one cost like 300, I think. It was supposed to be $700 and then nag Black Friday yata yun, and then I bought it, and then $300 something. Without tax pa yun, pero pag may tax, mga around 300, almost 400, 300. Basta mga ganun na yun. And then, 27-inch, kaya maganda kasi may kita ko agad yung tao, yung mga ulo ng tao. Kaya easy headshot dahil sa 27-inch. Sobrang laki kaya nung monitor na to. Dati na, imagine laptop lang ako ha. Tapos yung bumili ako na isang monitor 24 inch lang and this one 27. Sobrang laki guys. Sobrang laki talaga na advantage. And sa una nahihirapan talaga ako kasi sobrang laki. And then 500 dpi nahihirapan ako mag-control ng tao kasi sobrang laki ng monitor. And the next is kailangan mo to hard drives. Sa capacity ng recording mo since yung recording mo maganda yung quality, so malaking size mo kuha niyan ng every video na gagawin mo. Kaya ayun, hard drive is important. And then ito yung PC build ko setup. So yan pala 5 tera. So mga $100 yung binili ko dito eh. CAD yan ha, CAD $100 CAD. So 1 card is cost to 36
pesos yata. So, $100 is 3,600. Mga ganun. And it was sale. So, $100 yan. Tapos nag-sale. So, nagiging 70. So, yun. And then, my PC. My dream PC. With my car pa si Bumblebee. CPU ko, i7, 9th generation. Total fans, mga 6 or 6. Gusto ko sana lagyan ng more fans eh. Pero, sinabihan din ako na okay lang. It was okay because yung RTX mo, sobrang akas kumain ng hangin. And then, maganda din naman ang build mo na i7, 9th generation. And then, 32 GB RAM. So, pinili ako kung gusto mo ba mag-RGB na RAM. Sabi ko, what's the difference? Tapos sinabi niya, difference, ito kasi mabilis, 3,200 MHz. Dahil pag nag-pumili ako, meron din naman, pero yun din yung choice eh. So, pag nag-RGB ako, yung hertz na makukuha ko lang is, was like 2.6 MHz. So, malaki na yun na difference. So, 16 GB, pero sobrang lakas na, hindi siya nag-RGB. Which is, good na din eh. 32 GB RAM. Laki na, tapos pinaka-master sa lahat, video card, 2080 Ti, Asus, Turbo. Kaya yun. okay na din siya sa laro. But, same pa rin. Hindi fully optimized yung ROS. Kahit nakaganito ang setup, mafe-feel mo pa rin yung FPS drop, yung lag. Pero, nakapag-high quality ako dahil dito din. And then, maganda din, nakatulong din pag nag-edit. Hindi masyadong lag. And, yun. Ito na yung fully, ito yung PC setup build ko. Ito, mga, siguro mga in PHP total, mga 130k. So, try ko ilagay sa description kung ano yung mga gamit na yun. And, that's it. Peace out.